Salamat muli sa umaga nito. Salamat, Panginoon, dinakon niyo muli kami, Panginoon, dito sa alahala para, Panginoon, ay mag-aralan ang inyong mga salita, Panginoon. Mga kabataan nandito, mga ate, mga kuya, salamat, Panginoon, sa kanilang presensya at pagpalain kami, Panginoon, ng salita. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, hindi maging hadla sa aming pag-aaral sa umaga nito at pagharap namin sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po muli sa umaga nito. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa amin. Amen. Okay. Namatay na si Jacob. Tama, yung last na kwento natin, di ba? Okay. Joseph fell upon his father's face and wept upon him and kissed him. Okay? Kailan pa dapat kinikis ang tatay? Pagpatay na? Hanggang ngayon, pwede niyong ikis yung mga magulang niya, di ba? Si nanay, si tatay, pwede mong appreciate sila sa panahon ngayon. Kahit wala ka pang kakayahan na ikaw ay manlibre or ikaw ay magbigay ng kahit anong regalo, okay? Maging tapat ka lang na anak ay sapat na. Tama ba yun? Sapat na ba yun? Maging mabait ka lang na anak, mag-aaral ng mabuti, sapat na ba yun? Okay, maganda yun, ano? Nag-aaral ka, pero minsan ipakita mo rin yung iyong pagmamahal sa iyong tatay. No? Dito si Joseph, sabi niya, fell upon his father's face. Ano ibig sabihin nun? Binitik niya yung mukha niya sa mukha ng tatay niya and wept upon him, siya'y umiyak at kinis niya yung tatay niya. Sino yung huling last na hinalikad niya yung tatay niya? Natatandaan niyo pa? Ayun, may mga tatay pa. Kailan yung last na hinalikad mo yung tatay mo pa? Alkita. Parang jahe, di ba? Pero dapat yun ang ginagawa natin eh. Di ba? Mahirap gawin, hindi tayo usual, pero pag magugulat tatay mo nung, mahal pala ako yung anak ko. Okay? Minsan, ganun din yung papa niya, pag anak ko matatulog na kayo pa, halika na ang kahan namin kayo. Okay? Minsan, nakakaalis yun ang paagod ng tatay niyo. Eto, hindi na eh. Kasi last na to eh. Patay na si Jacob. And Joseph commanded his servant, the physician, to embalm his father, and the physician embalmed his friend. Okay, nung panahon na yun, pagka, sa panahon natin yan, yung balsam na yun eh, tinatanggal na yung lamang loob. Hindi ko lang alam kung ganun din yung, pero normally, nilalagyan nyo yun yung mga pamango at nirarap yun. Kaya merong mommy, di ba? Yun yun. Sa panahon nila, sa Egypt, ganun, no? Nilalagyan siya ng pamango, tapos tinataling yung katawan para yung pabango ma-preserve doon sa cadaver, doon sa katawan, at hindi siya aamoy. Okay? Ganun yung kanilang way of pag-deliving. Sa panahon natin ngayon, tinatanggal lahat yung laman loob. Tapos nilalagyan ng formalin para hindi siya babaho. Okay? Yung panahon nila sa panahon natin. Pero sa kanila, sa panahon nila, ganun, no? Maraming pabango, pinapaliguan ng pabango, tapos nirarap, no? Pagkita ka na ng mami, ganun yan, nakarap yun. Eh, mami kasi, tumayong patay. Okay? And 40 days were fulfilled for him, for so are fulfilled the days of those which are embalmed. Okay, ganun katagal, no? Pinipreserve yung ano, yung katawan. 40 days, no? And the Egyptian mourned for him 70 days. Pag sinabing 70, pag sinabing score, 20. Okay? 20, okay, days. Okay? Tatlong 20 days, 60. Tama? Plus 10 days, 70 days. Okay? 70 days ng mourning. Panahon natin ngayon, ilang linggo lang inaano? Pinaglalamayan. Isang linggo, no? 7 days normally. Minsan 5 days. Minsan 3 days lang, no? Okay? Pero mga normal, mga 1 week. Pero matagal na yun. Pero dito, napakatagal. Okay? 70 days.
Meaning 70 days, mga ilang buwan yan. Diba? Mga 3 months. Okay, 3 months and more than 30, that's, diba? 32 months lang. 2 months. Okay? 2 months. Almost 3 months. Okay? 2 months and a half. Parang ganun. 2 months and 10 days kung 30 days. Okay? Ganyang katagal nila minumorn. Okay? Ganyang katagal nila pinapahalagahan yung isang patay. Okay? Mahalaga ba isang patay? Amen. Mahalaga siya, pero hindi mo sasambahin. Ano? Iba kasi sinasambay yung patay. Meron ganun sa India, yung mga patay nila doon, sinasamba nila, lalo na kung mayaman, wealthy yung patay, nilalagyan nila yun ng mga ginto. Ganun din sa Egypt, no? Meron daw sa Egypt, pagka namatay ka, pero ka, yung buong pamilya mo isasama sa'yo para sa kabilang buhay, magkakasama pa rin daw kayo. Patay naman yung mga pamilya mo nun, no? Hindi naman ganun sa Bible. Okay? May mga ganun mga aral sila, no? Kasi sila yung mga pagano. And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, if now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying, my father made me swear, saying, lo, I die in my grave, which I have digged for me in the land of Canaan, where there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again. Okay? Nagpaalam si Joseph, second siya sa king, di ba? Pero meron pa rin siyang respeto. Okay? Minsan, ganun, dapat may respeto tayo sa mas nakakatanda sa atin, elder, or ate, kuya, tatay, nanay natin, nagpapaalam tayo, hindi yung basta natin ginagawa ng isang bagay na walang pahintulot, lalo na to kasi aalis siya ng Egypt. Okay? Ano ba yung dapat mga nagpapaalam? Kunyari, magagawa ng project, magpapaalam ka ba sa magulang mo? Dapat. Tama. Ano ba yung mga dapat ipagpaalam? Okay? Pupunta sa church, magpapaalam ka ba sa magulang mo? Dapat. Okay? Para alam ng magulang mo kung nasaan ka. Tama? Ano ba yung mga bagay na dapat ipagpaalam sa magulang? Ano ba yung mga bagay? May nanliligaw sa'yo? Or may liligawan ka? Magpaalam ka rin muna sa magulang mo. Okay? Para mapaiwan ka kung tama na ba yung edad mo o hindi pa. Okay? Tama na ba na nag-entertain ka ng nanliligaw? O tama na ba na ikaw ay nanliligaw? Hindi, wala ka pang trabaho. Okay? Hindi ka pa nga tuli. Nanliligaw pa na. Okay? May mga ganong bata ngayon sa panahon natin ngayon, di ba? May mga mambubola, maraming ganon. Lalo na kayo, napakaganda nyo, no? Bubulahin lang kayo, ganda-ganda mo, I love you na. Mga ganonin ka lang, no? Kasabihan ka lang na rin, ikaw naman, maniniwala ka. Ganda mo na. I love you na rin. Okay? Mga ganon, mga kabataan lalaki, hindi ganon. Binibigay ang I love you sa tamang panahon. At dapat ikaw ay sincere pag binibigkas mo yung mga salita na yun. Okay? Okay, ngayon, yung mga baligtad na, yung nag-I love you na, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay? Tama ba yun? Napakamali nun, sabi sa Bible. Okay? Okay? Strange, ano yun? Strange flesh. Baligtad yung isip mo nun. Ang gusto, lalaki ka, gusto mo lalaki rin, yak! Kadiri! Niha! Yak! Okay? Bukaya, babae ka. Gusto mo babae rin? Okay? Ang dami ngayon niya. Pag binuksan niyo yung TV niyo, puro ganyan. Pinapamukha sa atin, kababuyan, kasamaan, maling-mali, pinapamukha sa atin. Eh, yan ang tama na ngayon. Okay? Meron pa yan silang, ano no, marcha na gagawin this coming June 22. Okay? Iba-ibang lugar. Meron sa Quezon City, meron sa Marikina, iba-ibang lugar. Pinagmamalaki nila ang kanilang pagkakamali. Okay? Pride Month. Okay? Ang kababuyan, pilit na pinapakain sa atin. Okay?
Okay, nagpaalam si Jay, si Joseph, and Pharaoh said, go up and bury thy father according as he made thee swear. Okay? Pinaswear siya. Pagka ikaw nag-swear, dapat mo bang gawin? Dapat mong gawin, lalo na sa Panginoon. Kaya nga, sa New Testament, sabi ng Panginoon, huwag ka magsiswear. Kasi hindi mo nga mananumber yung buhok mo, kahit na ganito kaliit yung buhok ko, hindi ko pa rin yan mabibilang. Okay? Let be your yes be yes and your no be no. Okay? Pag nag-swear ka, gampanan mo. Okay? Yung nga nagsiswear, lahat na yung pag-aasawa, di ba? Nagsiswear yun and nagbibigay ng vows yun. Mamaling kita sa hirap at ginhawa. Okay? Pasayaman at kahirapan in sickness and in health. Okay? Ano ba yun? In richness and in poor. Saka sa ganahan at saka sa kahirapan. Ang magpapahiwalay lang sa atin ay kamatayan. Tapos tatlo na yung girlfriend mo. Or nakipag-relasyon ka na sa ibang babae, strange woman. Okay? Strange na lalaki. Okay? Mahirap naman. Mga bata ko po kami, James, pero dapat sinisiksik na yun sa utak natin na yun ay hindi tama. Okay? And Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh. Ito maganda. They have respect on Joseph. May respect sila kay Joseph. Ibig sabihin, maganda yung patotoo ni Joseph. Okay? Either being a mataas kasi siya, kaya yun, tingin mo, lahat daw ng servant, okay? With went up all the servant of Pharaoh. Lahat daw ng servant ni Pharaoh, sumama sa kanya, nakipagdalamhati sa kanya. Okay? Bibihira yan, no? Pagka sa morning, makikita mo minsan kung ang sino yung mga malapit mong kaibigan. Pag may patay. Tandaan niya yan. Okay? Yung mga kamag-anak mo na hindi mo na nakikita, pag may patay, nakikita mo. Okay? Kasi minsan, pinagbabayin tayo ng death. No? Separation. Pero maganda yan, pag meron ka opportunity na ganyan, anong gagawin mo? You share God's word. Panahon para ikaw ay magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Kaya pala ako, pumunta ako sa mga ganyan. Nananalangin ako sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon. May bahagi ko ang salita ko. Okay? Minsan, if not, Pastor, napaka-intentional nun. Yun ang una niyang agenda eh. Okay, pagka pumunta yan sa patay, mga, pwede po ba kami magsalita, magbahagi ng salita ng Panginoon? Okay? Sino yung ligtas dito? Okay, gusto niyo ba yung ibang kamag-anak niyo hindi maliligtas? Gusto niyo sa impyerno sila pupunta? Anong gagawin natin? Ibahagi natin yung salita ng Panginoon. Pag hindi mo pa kaya, merong mga tao kaya, pwede mo silang i-lead doon. Ay, tay, nay, kuya, ate, pwede ba kayong mabahagi niya ng salita ng Panginoon? Nang pupunta dito sila Kuya James, sila Pastor Ace, sila Kuya DM, sila Kuya Christian, sila Kuya Ezekiel, sila Ate Jana, sila Ate Jamie, si Ma'am Meran, si Ma'am Joan, pwede ba namin kayong masyelan? Pwede nyo sila yayain or sabihan. Okay? Okay, in all the house of Joseph and his brethren and his father's house, only their little ones, wala. And their flocks and their herds they left in the land of Goshen. Yung mga bata, okay, lang yung naiwan. Normally, pag may bata, syempre meron yung nanay, may mag-aalaga doon. Okay? Flocks, no? Lahat almost ng kalalakihan ay nakipagdalamhati sa kanila. Tignan nyo kung gaano kabilis yung transition. Kasi, makukompare natin to pagdating natin ng Exodus. Kasi, dun din sila pupunta
Paglabas nila ng Egypt, pupunta sila doon sa Kanaan. Okay? Comparing this, okay? Pumunta sila doon, mamaya babalik sila, mamaya maintindihan natin. Pero yung mga Israelites na matitigas yung puno, umalis sa Egypt, okay, 40 days silang nagpaikot-ikot doon bago sila nakapasok ng Kanaan. Okay? Diba? Makikita natin yung difference. And there went up with him both chariots and horsemen, and it was a very great company. Okay, marami. Parang halos, parang pinakita yung paglabas nila sa Egypt going to the promised land dito sa instance na to. Okay? Yung kasi itong susunod dating kwento, yung Exodus, their exit sa Egypt. Okay? Paglabas nila sa Egypt, papakita ng Panginoon ng kapangyarihan niya. Iisa-isahin natin yan. Maganda yun. Okay? That's the preview, okay, ng Exodus. Kaya ano nangyari? Malaking great company daw. And they came to the threshing floor of Atad, which is beyond Jordan. And there they mourned with a great and very sore lamentation. And he made a mourning for his father 7 days. Okay? Tagal ng dalamhati ni, ano, no? Minsan kasi napakahirap mahiwalay sa isang taong mabuti. Tama? Pero kunyari tatay mo makulit, lasing-lasing, di ba? Nagtalayan tatay na lasing-lasing, tapos binubugbog ka, pag gano'n dumating sa bahay, nakita ka, ah, gano'n nga, bubugbogin ka pa. Isip-isip mo lang, Lord, kuhanin mo na ito. Pero pagka ang tatay mo napakabuti pagdating mo sa bahay, may pasalubong pa sa'yo, tapos sinahalit-talikan ka, pinagot-tikot-tikot ka, ihagis ka na, tasaluhin ka rin. Okay? Parang kung mabait yung tatay mo, gusto mo bang mawala yung tatay mo mabait? Hindi, kaya si Joseph, no? Si Joseph, ginawan pa siya ng coat with many colors. Ibig sabihin, special yun. Ganun siya kamahal ng tatay niya. Okay? At ganun din niya, ni Long, no? Nung nag-uusap na sila ng mga kapatid niya, mabago siya magpakilala, ay, boy, pa ba yung tatay niyo? Lagi niyang tinatanong yung tatay niya eh. Okay? Kasi mahal na mahal ni Joseph yung tatay niya. Mahal na mahal siya ng tatay niya, at mahal niya rin yung tatay. Sana ganun din yung attitude natin. Minsan may mamakulit na magulang talaga, pasaway, pero dapat mahalin natin sila. Okay? Kahit sila ay pasaway. Okay? Made mourning for his father 7 days. Ito. Ang tagal nun, imaginein mo ilang pagkain na kailangan nilang dalhin sa 7 araw na yon. Magbabiyahe pa sila papunta doon. Ilang pagkain, babalik pa sila ng Egypt, ilang uling pagkain. Ang laki ng mga resource, no, na inalat nila sa travel nila yun. Okay? And when the inhabitants of the land, the Kanaanites, so the mourning in the floor of Atad, they said, this is a grievous mourning to the Egyptian. Wherefore the name of it was called Abel Mizraim, which is beyond Jordan. Okay? Yung binibigyan pa nila ng pangalan. Ano? Okay? Itong araw na ito, yung mga bayani natin, di ba? Binibigyan ng pangalan. Araw ni Rizal! Ano yung araw ni Rizal? Rizal Day. Kailan yung Rizal Day? December 31. Tama ba ako? December 30. Oh, kagkamatayan yung ni Rizal, di ba? O, ba't yung ba't inaalala yun? Kasi si Rizal, mahalagang tao. Eh, lalo na si Jacob. Mahalaga siyang tao. Kaya binigyan siya ng pangalan, ano, yung pagmamorn nila, Abel Mizraim. Okay? Parang ano, no? Muslim. No? And his sons did unto him according as he commanded them.
faith, yung request ni Jacob, siya'y matapat, nalingkod ng Panginoon, ay natupad. No? At tinupad yun ng mga tao na sumumpa sa kanyang tutupadin ito. At yan ay mga anak niya, mga dear sa kanyang mahal sa kanya. Diba? Pinagpala niya yung mga anak niya. Sinabi niya kung anong mga mangyayari sa kanila sa future. Diba? Bless niya yung mga anak niya. Okay? Yan ang tunay na tatay. Sana pag naging tatay kayo, mga kalalakihan, maging blessing kayo sa mga anak niyo. Hindi kayo maging pasaway. Okay? Yung mga tatay na pasaway, alam natin. Okay? Tayo, sikapin natin sa biyaya ng Panginoon, sa salita niya, magbigyan natin ng order yung ating mga susunod na generation, yung mga magiging anak natin. Okay? May palago natin sila sa salita ng Panginoon, sa pag-ibig. Di ba? Pagmamahal. Okay? Wala nang ibang the best thing na pwedeng ialay ng tatay kundi pagmamahal. Okay? Kung wala tayong tatay, wala na yung tatay natin, meron pa rin tayong tatay sa langit. Mahal na mahal tayo. Hindi tayo mawawalan ng tatay. Hindi may tatay dito sa langit. Taas kamay. Sino yung tatay niyo sa langit? Sino yung tatay niyo sa langit? Ang Panginoong Jesus. Ha? At ang Diyos Ama. Okay? Ang Diyos Espiritu Santo. Nasa atin pa siya. Okay? Grabe. For his son carried him into the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham brought with the field for a possession of a burying place of Ephron, the Hittite before Mamre. Okay? Bakit kaya? Ito yung, nasabi ko na rin ito last week eh. Bakit kailangan pagka namatay ka, ililibig ka rin dun sa mga kamag-anak mo? Anong insignificance nun? Niisip ko, parang significance na kung yari na na-disgrasya ako, sumakay ako ng aeroplano, tapos yung aeroplano, sumabog. Okay? Hindi na kami magkasama ni Ma'am Joan. Kung saan siya nilibig, hindi na ako kasama niya kasi sa iba na ako, sa ibang lupalot na ako ng matay eh. Anong significance? Pagkikita rin naman kami sa langit. Siguro, pagkadating ng Panginoon, pag binuhay kayo ng Panginoon, makikita mo yung mga kamag-anak mo immediately. Eh, nandun kayo sa isang lugar. Yun yung pinaka-nakikita akong significance, no? No? Kunyari, kami dalawa ni Ma'am Joa, namatay na kami, no? Tapos dumating ang Panginoon. Kita ko, anong payat mo na, sexy mo? Hindi ka na mataba. Okay? Hindi ka alam. Yeah? Makasaya yun. Dilibing din ako sa kasama ng nanay ko, ni Ma'am Joan, na pagnagdanday. Kamukha pala tayo. Sinyan nga lang siguro enjoy, no? Okay? Kaya gusto nila pag saan nilibing, yung mga kings, kung saan sila nilibing, doon din sila yung mga hari, no? Yan sa ano eh, sa panahon ng mga kings. Okay? And Joseph returned into Egypt. Ang bilis, parang ang bilis lang, no? Pumunta sila doon, sa Canaan, no? Sa Mamre, no? Nilibig nila si Jacob, tapos bumalik lang sila kagad. Ang dali, di ba? Ang bilis lang palang pumunta doon, from Egypt to the Promised Land. Napakabilis lang. Hindi mahirap. Hindi mo kailangan umabot ng 40 years. Para lang makapunta doon. Sila bumalik po eh. Di ba? Pagkita nyo. Kanta yung magandang ano eh, na napakabilis lang pumunta ng Promised Land. Kaso lang, pag mamatigas ang ulo, okay, nililigaw ng Panginoon. Okay? And Joseph returned into Egypt, he and his brethren and all that went up with him to bury his father after he had buried his father. Eto na, and when Joseph's brethren saw that their father was dead,
patay na yung tatay nila. They said, Joseph will peradventure hate us and will certainly requite us all the evil which we did unto him. Okay? May takot pa rin sila kay Joseph. Kasi napakatindi yung ginawa nila kay Joseph. Anong ginawa nila kay Joseph? Yung bago pa ibenta, binugbog muna nila si Joseph. Tapos ni hinagi sa isang balon. Eventually, gusto nilang patayin si Joseph. Kapatid mo, papatayin mo. Paano mo papatayin yung kapatid mo? Pag murderer ka ng kapatid mo, wala sa iyong Panginoon, sabi sa John. Okay? Baligtad ang isip mo nun. Kapapatayin mo ba yung kapatid mo? Therapy, papatayin mo ba si Richie? Kahit gano'ng kakulit yun, hindi mo yung papatayin. Papatidin mo lang. Di ba? Si Angeline, papatayin ba si Johnson? Kahit na gano'ng kakulit ni Johnson, papatayin mo ba si Johnson? Papainumin mo ba ng lasok si Johnson? Naisip mo ba yon? Hindi, di ba? O si Andrea, ito, ewan ko ba ito, papatayin niya, papatid niya eh. Okay, si... Hindi mo maiisip yun eh. Di ba? Pwede mo lang i-bully, pero eventually hindi mo papatayin ang kapatid mo. Eh, yan ang ginawa nila kay Joseph at yan ay nagahan sa kanila hanggang sa panahon na to. Nung namatay na yung tatay nila, natatakot pa rin sila kay Joseph kasi malaki yung kasalanan nila kay Joseph. Pero ang maganda, sabi dito, and they sent a messenger unto Joseph saying, thy father did command before he died, saying, so shall ye say unto Joseph, forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin. For they did unto thee evil, and now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spoke unto them, unto him. Sakit yung kay Joseph, pinang, sinama ko na nga kayo dito, ano pa bang preba na hindi ko kayo gagawa ng masama? Eh, di ba parang, kunyari, pinatawad mo na yung kapatid mo. Nagkasala sa yung kapatid mo. Pinatawad mo na. Okay? Binilan ko pa ng cellphone. Tapos, no? Dumating yung panahon, sabi pa rin ng kapatid mo na magbalik ka pa rin sa akin eh. Ano mapipil mo nun? Binilan na nga ka na ng cellphone eh. Galit pa ako sa'yo. Ba't kita magbilan ng cellphone? Gets nyo? Mahirap yun sa isa. Parang kinokondem mo di ikaw. No? Tama na yung ginawa mo. Pero, parang pinaparatangan ka pa rin na may galit ka pa rin sa kanila. Kaya ito yung naging, tingnan nyo yung naging reaction ni Joseph. Joseph went, wept. Siya ay naiyak when they speak unto him. Naiyak siya. And his brethren also went and fell down before his face, and they said, behold, we be thy servant. Okay, maganda naman, pinakita rin ng mga kapatid niya na kami ay magiging alipin mo. Pero ano sabi ni Joseph? Ah, sige, alipin ko na kayo. Ganun ba sabi ni Joseph? Okay, sabi ni Joseph, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it good unto good. Yan ang ano natin eh. But God meant it unto good to bring to pass, and it is this day to save much people alive. Yan ang ating title eh. But God meant it unto good. Nangyari lahat ng itong mga bagay na to, hindi ako namuhay ng napakasagana. Okay? Yun lang yun eh. Inaano lang natin ha. Binabasa natin between the lines yung naging buhay ni Joseph. Okay? Binugbog, pinahirapan, papatayin, binenta. Okay? Pag binenta ka, naku, wala ka ng karapatan sa sarili mo.
Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin sa'yo. Pwedeng gawin kang slave. No? Hindi ka pakainin, bugbugin, pahirapan, eventually patayin. Okay? Naglingkod siya sa Panginoon, nagtiwala siya sa Panginoon, naging lingkod siya ni Potiphar, nagtapat siya doon. Eventually, after that, anong nangyari sa kanya? Pinagbintangan. No? Rapist! Yan ang ranta kanya. Yan ang pinagbintang sa kanya. Rapist ka! Kulong ngayon siya. Ngayon nakulong siya, nagtapat siya. Okay? Nagtiwala siya sa Panginoon. Eventually, mayroong dalawang servant yung Pharaoh, yung butler, at saka yung baker. Okay? Sinabi niya, alalahanin mo naman ako pag nakalaya ka na kasi inyong naging interpretation ng kanyang palaginip. Eventually, nakalimutan siya nun for 2 years. Buti na lang ang Panginoon gumagawa ng paraan para si Joseph ay makuha dun sa prison na naginip uli yung Pharaoh na magkakaroon ng 7 taon na pag-ani, 7 taong na taggutom, yung taggutom kakainin yung tag-ani, lahat sila patay. Kung wala, itatalaga na tamang tao na makakapag-isip na sila ay mag-impok. Yan ang ginawa ng Panginoon kay Joseph. Eventually, nakita niya yung mga kapatid niya, ito na mga kapatid ko, gutom na tong mga to. Pagkakataon ko na para gumante. Pero hindi niya iniisip yun. Okay, binigyan niya lang sila ng mga pagsubok, pero eventually, no, pinatawad ni Joseph yung mga kapatid niya. At sila ay iningap niya, pinakain, hindi sila pinagpapatay doon na second to the highest na ng Egypt. Mahal niya yung mga kapatid niya, mahal niya yung tatay niya. Nilingap sila hanggang sa mamatay yung tatay nila. Ganito pa rin yung isipan ng mga kapatid niya. Okay? Sabi niya, but as for you, you thought evil against me. Okay? Sabi ko, do not overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi doon. Huwag kang mapalugmok sa kasamaan, kundi labanan mo ang kasamaan ng kabutihan. Yan ang ginawa ni Joseph. Diba? Tayo minsan, ma-oppress tayo, diba? May mga mambubuli sa atin, minsan kapatid pa natin, minsan ibang tao, iyahan mo lang sila, may araw din sila sa Panginoon. Malay mo, yung nambubuli sa'yo, masyerad mo. Makikita niya lalo, kasi yung pinaka-the-best na gante, yung gumawa ka ng mabuti. Hindi niyo ba alam yun? Yun ang pinaka-the-best na gante. Okay? Pag pinitik yung tenga mo, hindi mo alam, bigyan mo ng candy. Okay? Eventually, sasakit ngipin nun. Makaganti ka. Okay? Okay. Kita nyo, yung pinaka-the-best na ganti ay gawan mo sila ng mabuti. Okay? Baligtad tayo nun. Hirap, di ba? Hirap naman maging Kristiyano. Hindi ka makaganti ng ganti-ganti. Kasi ang Panginoon ang gaganti para sa atin. Okay? Nasaan na tayo? Now therefore, fear ye not. Huwag kayong matakot. I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Okay? Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo gugutumin. Papakainin ko kayo kasama ng inyong mga anak. Sama-sama tayo. Walang iwanan. Okay? Okay, nakita natin dito sa verse 20. Okay, balikan ko lang ito. To bring to pass as it is this day to save much people alive. Ganda ng purpose yan, no? Magligtas ng mga tao. Kasi eventually, patay sila ng pagbuton. Okay, na-preserve ni Joseph yung lahi nila. Kasi yung lahi nila, dun magagaling ang Panginoon.
yung pinaka-savior ng lahat, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Okay? Okay. Verse 22. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house. And Joseph lived 110 years. Okay? Nabuhay si Joseph ng 110 years. Okay? Sa atin, mapalad na mabuhay ng 70 years. Di dati, 70 na eh. 71 ka natin, oh. 70. Sakto, mapalad si dati. Ako ay 46. Meron pa akong ilang taon? 14 years? Tama ba? 60 pa lang yun eh. Ay 26 years pa. 24 years. 24 years pa. Kasi edad ko na si daddy. Sana ang darangin ko kasi dakas ko pa rin si daddy. Okay? Kasi gusto ko pang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko pang mag-share ng salita ng Panginoon. Pag 70 years old na si daddy, nasa langit na, kayo ilang taon na kayo? Sana kasama ka pa si, kasama pa natin si daddy noon. Plus 24 years, ilang taon na si daddy noon? 94 years old. Daddy pa rin natin si daddy. Pero kung kinuha na si daddy, salamat pa rin sa Panginoon. Kasi magkikita-kita naman tayo sa langit. Ngayon, kung ganun na kami katanda, 70 na ako, ilang taong na kayo, sana ang dalangin ko, nagkilikot pa kayo sa Panginoon. Okay? Yan ang dalangin natin, maglipot tayo sa Panginoon. Okay? And Joseph saw Ephraim's children of the third generation, the children also of Machir, the son of Manasseh, were brought up upon Joseph's knees. Kaya katulad din kung ano yung ginawa ni Joseph kay Jacob, pinakita niya si Ephraim at saka si Manasseh, ganun din yung ginawa sa kanya, ng kanyang mga anak. Sana ganyan. Ganyan yung tamang linya ng pamilya. Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, makikita nyo pa, mabibless nyo pa sila. Okay? Hindi yung mga nagpariwala na nakulong. Nasa isang apo mo nakulong eh. Ay, si isang ang pumawala eh, nag-adik-adik. Parang may bibliss yun. Diba? Pero kung nandyan pa, mga apo nyo, no? Wala na kami dito, kayo na yung mga nakatayo dito. Okay? Isipin natin yun, mangyayari yun. Certain yun. Tiyak yun. Ang dalangin ko, nandito pa kayo. Yeah. Itong church na to, mas malaki na. Sana may iba na kayong pangalan. Ibig sabihin, nakatayo na kayo sa inyong sarili. Okay, mawawala rin kami, matatapos din to. Yung panahon namin, yung panahon ni daddy. Iba na yung magtatayo dito. Ang dalangin namin, sana isa sa inyo tumayo dito. Okay? Maglingkod sa Panginoon. Lumago, magkaroon kayo ng mga pamilya maayos, asawang maayos. Okay? Mga anak na maayos, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? Ano po ang dalangin namin? And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you. Nagbigay pa ng ano to? Ano to? Ang binibigay dito ni Joseph kung anong mangyayari sa kanila. Eh, sabi ni Joseph dito, said, unto his brethren, I die, and God will surely visit you and bring you out of this land unto the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Pupunta sila sa promised land. Lalabas sila dun. Sa Egypt. Hindi sila taga dun eh. Okay? Taga Egypt ba sila? Hindi. Sojourner lang sila dun eh. Naikitira lang sila dun. Hindi yun sa kanila. Kasi merong may balak ang Panginoon na tirahan nila na para sa kanila, yun ay pinangako ng Panginoon. Gusto nyo ba yun? Makapunta kayo sa pinangako ng Panginoon sa inyo. Magtapat tayo. Verse 25, second to the last verse. Ilang minuto na ako? 39. Ha? 39.
39. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. Eh, yun din yung gusto niya eh. Di ba? Yun din yung gusto niya. Okay, ano yung gusto niya? Ilibing din siya kung nasaan yung kanyang mga magulang. Okay, sabi dyan, God will surely visit you and ye shall bring up my bones from hence. So Joseph died being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Nilagay siya sa coffin. Ibig sabihin siya ay mataas na tao. Nilalagay sa coffin. Okay, yun yung kanilang ataon. Okay? Pero sabi niya, okay, surely God will visit you. Okay? At dadaling niyo yung buto ko kung saan man kayo dadali ng Panginoon. Balikan lang po natin dito. No? Sabi dito, Mag-aaway. Okay, so shall ye say, 17, so shall ye say unto Joseph, forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin, for they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servant of God, of thy father. Makinig. And Joseph wept, and they spake unto him. Saan ba dito? And his brethren also wept down before his face, and they said, behold, we did it. And Joseph said unto them, fear not, for I am in the place of God. Ito ang maganda kay Joseph eh. No? Babalikan lang natin itong instance na ito kasi dito ako matatapos. Okay. Sabi niya, but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. Kalooban ba ng Panginoon yung nangyari kay Joseph? Yung pinagdaanan niya, kalooban ba ng Panginoon yun? Siguro nga, pag hindi niya pinagdaanan yun, hindi siya si Joseph. Okay? Yung mga paghihirap, yung kahirapan, minsan nagugutom ka. Okay? Minsan, isipin mo, Panginoon, ba't ako nandito sa sitwasyon na to? Okay? Ang hirap daw ng project ko, Panginoon. Yung pa yung mga problema niya, mababaw pa eh. No? Pero may mga manalalim na problema. Okay? Papatayin ka, ganun. Manalalim na problema na yun. Okay? Okay, sabi dito, God meant it unto good. Ibig sabihin ng God meant it unto good. Yung mga nangyari sa kanya ay pinahintulot ng Diyos na mangyari sa kanya. Okay? Pagka tinanggap mo ang Panginoon, ang buhay mo na, ano, happy-go-lucky na, ganun ba? Palagi na lang masaya. Gusto ko, Panginoon, laging masaya eh. Ganun ba ang buhay ng Kristiyano? Laging masaya. Imagine mo pa lagi kang masaya. Hindi mo na ma-compare kung ano yung saya sa saya. Kasi hindi mo na nararamdaman yung lungkot. Tandaan siya na. Sino na umiyak dito? Masarap pa umiyak?
Masarap bang umiyak? Eh, tumawa. Masaya, masarap tumawa? Gusto mo ba tawa ka lang ng tawa? O gusto mo minsan iiyak ka rin? Tawa ka lang ng tawa. Alam na gano'n. Ano? Minsan kailangan ka umiyak. Sabi sa Proverbs, may mga panahon para umiyak. Okay? May mga panahon para mahirapan ka. Para minsan maalala mo na meron kang Diyos na handang tumulong sa iyo. Na handa kang sagipin. Okay? Gusto niyo wala ng problema? Gusto niyo wala, buhay na walang problema? Kaya pag tinatanong ka ni Pastor, oh, kamusta ka na? Ang problema? Wala eh, wala akong problema. Yung ba tao walang problema? Ha? Yung ba ganang tao wala akong problema? Lahat tayo may problema, may maliliit, may malalaki eh. Meron minsan, binabrush up lang natin yung maliliit eh. Minsan, kailangan mo ang Panginoon pag sa malalaking problema, di ba? Pero kung maganda, meron tayong Diyos, tapat, sabi niya, hindi tayo iiwan no pababayaan man. Okay? Nasa tayo dito ng isang Diyos. Basahin natin sa Romans 8, okay? Sabi dito sa Romans 8, dito siguro ako matatapos sa Romans 8. May ilang minuto na ako, Rob? 47. Ayaw. Doon lumabas. Romans 8:28. Basahin po natin ha. Romans 8:28. Basa. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay, sabi dyan? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sabi yan, lahat daw ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ating kabutihan sa mga taong mahal ang Panginoon at sa mga tao na tinawag ng Panginoon para sa Kanyang purpose, sa Kanyang gawain. Okay? Gusto niyo bang maging ganon? Tawagin kayo ng Panginoon sa gawain niya? Sinong gusto dito na tawagin ng Panginoon para sa gawain niya? Malaman yung purpose ng Panginoon at sabi dyan, lahat daw ng mga bagay, masama man o mabuti mangyari sa atin, lahat daw yan ay nagkakalakip-lakip kung mahal natin ang Panginoon. Okay? Eh, paano yan? Puro problema ako. Kaya James, mahal na mahal siguro ako ng Panginoon. Ganun ba yun? Ha? Sabi naman ng Panginoon, yung mga anak niya, pinapalo niya. Pag ikaw ay nagkakamali, madalas, minsan, ikaw ay madalas na napapalo. Na-chastise. Isipin mo rin kung bakit ba ako na ganito. Okay, baka sa kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Okay? Pero, yung mga bagay-bagay na yan, nagkakalakip-lakip, kung mahal mo ang Panginoon, okay, all things work together for good. Ito yung verse ni Stephen Carey na ganda lang, all things work together for good. Kulang yun!
Bitin yun. Hindi lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa'yo. Hindi. Doon lang yun sa mga nagmamahal sa Panginoon. Tandaan nyo. Pag mahal mong Panginoon, lahat yung bagay yan nagkakalakip-lakip sa ikabubuti mo. Pero kung ikaw ay masamang tao, nagkakalakip-lakip yun sa ikasasama mo. Hindi sa ikabubuti mo kung hindi mo naman mahal ang Panginoon. Okay, tandaan nyo, may condition yan. Okay? Tapos na tayo sa Genesis 50. Salamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay pupunta na sa Exodus 1 next week. Hopefully, sana nandito pa kayo. Sino yung nandito? Sa Exodus 1. At saka next week. Okay? Nandito si Pastor. Sila Pastor naman nandito. Dalangin ko, magtapat tayo sa Panginoon. Lahat ng mga bagay, magkakalakip-lakip kung mahal natin ang Panginoon. Tama? Sino yung mahal ang Panginoon dito? Okay. Dalangin nyo, magpatuloy tayo sa Panginoon. Tayo panalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Pagpapaalala ng lahat ng bagay, Panginoon, kakalakip-lakip. Work together for those that love you, Panginoon. Sa mga taong mahal ka. Ganun din, Panginoon. Ipakita nyo sa amin ang aming purpose. Patuloy, Panginoon. Maglingkod. Panginoon, maging matalinong anak mo, nagbabahagi ng iyong salita, gagamitin mo, Panginoon, sa inyong ubasan. Salamat po muli, Panginoon, sa mga kabataang nandito, dalangin ko, Panginoon. Sustain nyo sila, Panginoon. Alagaan nyo sila, Panginoon, yung pagmamahal. Ganon din, Panginoon, makita nila, Panginoon, ng kabutihan ninyo, Panginoon, sa kanila. Huwag nilang iwanan, Panginoon, ang pananampalataya. Tamang pananampalataya at tinanggap. Salamat po muli, Panginoon, sa umaga nito. Ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwan-walay. Ganun din, salamat, Panginoon, sa aming pagsasaluwang merienda. Ganun din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, magbalik sa amin muli sa susunod na linggo sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lugar na ito. Panginoon, gawin mo kami gudawali. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.